Napurnada, ang New Era campaign ng Adamson Lady Falcons, noong season 82, matapos ang 8th place finish noong season 81. Rebuilding team, ang Adamson Lady Falcons sa muling pagbabalik ng UAAP ngayong May 5. Di man kasing laki at sikat, katulad ng ibang kasabayang rookies, ngunit palaban at kayang-kaya makipagbardagulan ng mga batang Falcons, ngayong season 84. Adamson Rising Stars, ang paglipad ng UAAP, Dark Horse Lady Falcons this season 84. Maliit lang sa inyong paningin, ngunit pang finals caliber pa rin. Pero, bago yan mga ka-latest. Please don't forget to subscribe, and click the notification bell. For more volleyball action. Di man sila gaanong tinitingala ng karamihan, pero silent but deadly. Kung ituring ang New Era ng Adamson Lady Falcons ngayong season 84, kasama ang kanilang bagong coach, Lor Magueron, new multi-title training consultant, Coach Ty Bundit at former volleyball player and commentator rebuilding team consultant, Mozzie Ravenna. Inaasahan na mas lalakas pa ang team, under Coach Ty new system, sa katunayan sila na lamang ang koponan na never pang nakalasap ng kampyonato. Kaya ngayon, hopeful ang koponan para sa unang titulo sa UAAP. At ngayon, handa na silang paliparin ang mga small but terrible rookies nila kasabay ng ilang senior. Personally, ito ang mga players na mataas na ang lipad ngayong season. Starting with their rookie, outside hitter Lucille Almonte. Papasok na dapat ito nung UAAP season 82, unfortunately, ay nagtamo ng injury sa pre-season pa lamang. Ngunit bago ito nangyari ay nakitaan na siya ng husay noong PBL 2019 Collegiate Conference. Dito ay nagpakitang gilas, ang 5'8 spiker ng lakas, at nakitaan ng potensyal bilang isang future Queen Falcon. Sa katunayan nito na itanghal na siya, noong 2017 sa palarong pambansa bilang best outside hitter. Di man katangkaran pero mataas ang arm swing ability nito, matalino din maglaro with her placement shots. At may depensa din. Narito naman, ang mga players to watch out with their respective positions. Outside hitter, Laguna native Trisha Genesis. Isa na sa mga seniors na dapat bantayan ng kalaban ay si Trisha Genesis. Limitado man ang playing time noong rookie year nito ay tila ba nag-iba ang ihip ng lipad ng Lady Falcon Stringers dahil noong PBL 2019 Collegiate Conference na redeem niya ang kanyang sarili at tinanghal pang first best outside spiker at conference finals MVP. At naungusan niya nga ang Laure sisters, gayon din si Nisperos sa nasabing liga. Patunay na deadly ang 5'7 spiker dahil siya ang magtutuloy ng legacy ni na Angela Benting, Bang Pineda at Gemma Galanza na all-around player. Firepower na atake plus signature floor defense ng Lady Falcons. Bukod sa pagiging top scorer ay expected ng isa si Genesis sa top contender for outside spiker at maging sa MVP contender. Para naman sa opposite hitter, Antoinette Adolfo. Isa siya sa mga produkto ng King's Montessori School, at palarong pambansa, 2018 gold medalist, at champion ng 2018 Volleyball League National Finals, under Coach Onyok Getigan. Unang debut game niya sa 2019 PVL Collegiate Conference, ay sumabak agad ito as first stringer ni Coach Lerma, kaya naman no doubt kaya niya ding mag-contribute. Di man kat ang karan sa height na 5'8", a high leaper na at madiskarteng player with hulog-hulog style of play. Kilalanin ang middle blockers power trio ng Lady Falcons. Isa na dito ang promising homegrown Adamson University Super Rookie April Thagsib. Naging parte siya sa historical run ng Adamson Baby Falcons noong 2019 sa Junior Volleyball Tournament. Sa katunayan ay gold medalist din ito sa RVLNCR champion UAAP season 82 silver medalist, at Rebisco Volleyball League 2019 National Finals silver medalist. Kung saan nanalo ang Team Thailand sa Under-19 National Team at tinanghal si Thagsib na best middle blocker sa nasabing liga. Tinagurian din siyang isa sa prized recruit ng Adamson dahil sa batang edad nito ay veterana ng maglaro. For sure, tulad ng pinsan nitong sina Lorin at Ella Tering, ay halimaw din ta sa net defense. It runs in the blood ika nga nila, sa haba ng bias at galamay ni Thagsib a future PH national member din ito. Bukod kay Thagsib, magpapasabog din ng San Marcelino standout Lorin Tering.
Tinanghal na best middle blocker si Tering sa championship run ng Lady Falcons sa 2019 Premier Volleyball League Collegiate Conference. Sa debut game nito sa UAAP Season 82 nakapagtala agad ito ng 11 points kontra NU. Dahil sa high caliber at angking tangkad nito ay napansin na nga siya ng PNVF at naimbitahan para sa PH National Team tryouts noong 2021. Sa height nitong 6 foot ay nagtataglay din ito ng all-around performance mula sa high percentage block reach, spikes at service. Kaya naman di nakatakatakang maging isang top contender for middles at future PH National Team net defender. Middle blocker Riza Cruz. Isa din siyang produkto ng King's Montessori School palarong pambansa standout, a silver at gold medalist sa RVL National Finals. PVL 2019 champion, young but effective quicker at blocker ika nga nila. Standing with 5'8", a very rare height for middles pero di hadlang para maging key factors for Adamson champion campaign run. Para naman sa setter, ay si Capitano Louis Romero, isa siya sa mga pinaka-inaabangang rookie setter noong Season 82, small but promising Louis Romero. Sa unang sabak as guest player ng Akari Adamson Lady Falcons ay naatasan na itong maging captain ball at mag-orkestra ng champion campaign run noong PVL 2019 Collegiate Conference. Dahil sa pamatay na setting style nito ay tinanghal ang dating palarong pambansa best setter Louis Romero as finals MVP, sa katunayan ay nagtala ito ng league high percentage na 6.75 excellent set per frame. Ang kanyang kahusayan sa paglalaro sa panahon ng kanilang championship run ay naging sapat na isang testamento para ihalin tulad ito sa isang multi-awardee setter Gia Morado. Isa lamang itong patunay na kaya niyang makipagsabayan sa malalaking pangalan ng Playmakers this coming Season 84, for sure ay isa din siya sa top list ng best setter dahil sa all-around ability nito mula sa high percentage sets, service at floor defense. Dehado man sa height nitong 5'4" e bawi naman sa utakan at sa nakakalitong nito. Lastly, senior libero Princess Nina Balang unang sabak ng San Marcelino player sa koponan ng Banco Perlas taong 2019 at nakipagsabayan sa top liberos ng liga. Kaya naman no doubt, na kaya niyang i-continue ang golden legacy ni Mommy Dulce sa usapang floor defense. Kayo mga ka-latest, tingin niyo ba, makakaya na ba ng Adamson Lady Falcons na magtagumpay sa kanilang championship campaign run this coming Season 84? Sino-sino sa tingin nyo ang kaabang-abang sa kanilang roster at posibleng mapasama sa future PH National Team? Comment down your thoughts, mga ka-latest. So, there you have it mga ka-latest. Please, stand by po kayo for more upcoming features ng players or team na iniidolo nyo, at para di po kayo maiwanan ay please, before you go, kindly subscribe to my channel and click the notification bell. Thank you sa suporta and stay safe everyone. Champions!